Hello guys, andito na naman po tayo ulit sa William A. Stories TV. May napanood kasi ako sa Asian Boss na tinapik nila na can Filipinos speak their own language? So usually kasi katulad ngayon, yung pagsasalita ko is may halong English at may halong Tagalog. So magre-react po tayo sa ginawa nung Asian na boss na documentary nila sa mga in-interview nila sa mga ilang Pilipino kung makakapagsalita ba tayo ng fluent Tagalog o may halong English. So watch po tayo. We're very fascinated by the way Filipinos mix one of the Filipino languages, Tagalog, with other languages. So in today's video, we're going to ask Filipinos to explain why they speak the way they do and see if they can handle some fun challenges too. For more, let's go to our Asian Boss reporter, Jeric, in Manila. So sa tingin mo, gaano kadami ng, anong porsyento ng mga Pilipino yung fluent talaga sa pag-English? More than 2/3, I think, fluent. 60% ng mga Filipinos. Siguro mga more than 50% kasi halos lahat naman nakapag-aaral and natutunan naman nila yan sa environment natin. Di ba sa Philippines, ang official language natin na English and Philippine. So sa'yo, personally, ano yung language na madalas mong gamitin sa pang-araw-araw? Pag nandito ako, syempre mostly Tagalog. I think preferred language ko talaga English. Pero yun, when talking with my local friends, Tagalog. Taglish. Filipino and English. Bakit po Taglish? Kasi yung Filipino na kalakihan ko and yung English, parang yun yung madalas na ginagamit dito sa Manila. Itatest ko yung pagtatagal, pag-Filipino mo. Ayun na natin yung Tagalog kasi baka, di ba, dapat Filipino dapat. May tatanong ko sa yung question, tapos pakisagot siya ng hanggat kaya mo ng full Filipino. Kaya mo ba mag-full Filipino ngayon? Yes. Oh! So, big question kami, i-ask sa'yo ngayon. Ito yung question. Sa tingin mo ba, illegal pa yung divorce dito sa Philippines, di ba, until now? Sa tingin mo ba, malaking chance nyo na may pasa bilang batas? Pakisagot sa Pilipino. Para sa akin, hindi siya maipapasa. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, lalo na sa ating kamera, is talagang ano sila. Nahirap na ano? Talagang Pilipinas ay parang Kristiyanong bansa, di ba? So parang mas pinapahalagahan natin yung, hindi ko pagsabi, so. Depende kung ano yung, depende sa kanya. Hindi, okay lang yun. Okay lang. Or, yun. Pambil tulo. hindi ko ma... Hindi ako sigurado dahil medyo nabubulol. Hindi ko masyado pang hindi. Sa unang-una kasi ang simbahan sinasabi na either either lang na pinupush nyo pa rin ng simbahan yung annulment. Kasi pag annulment, wala kang record na kinasal ka. Pag divorce, may record ka na kinasal ka. So, yun yung sabi. Kasi sabi ng professor ko, ang Holy Spirit, ang Tagalog ng Holy Spirit. Holy Spirit, gumamit siya ng English. Pakiramdam ko ang divorcio na iniimplementa ng ating gobyerno ay... Kaya mo yan, girl. Para sa'yo, gano'ng kahirap tong pag-Pilipino mo ngayon? Ang hirap! Kasi alam mo yun, parang isipin mong words na dapat yun yung sasabihin mo. Kailangan mo pa i-translate sa utak mo. So bilang Pilipino, nahihirapan ka din mag-Pilipino? Oo! Yung pure, yung buong Pilipino, pagsalita ng Pilipino. Maraming tao, di rin nagdidiretsyong Tagalog lang eh. Unless like, Filipino major or something like that. Sabi mo, ano yung tamang pagta-taglish? May ganun ba? Like, ay, dito mag-English ako, ay, dito mag-Filipino ako. Wala namang standard way ng pagsasabi ng ito English dapat, ito Tagalog dapat. Feeling ko na siguro nasa difficulty ng vocabulary mo. Kunyari, ako, nagsalita ako ngayon Tagalog, di ba? Pero later, nagsalita na ako like this kasi ganyan, mas comfortable.
I think wala naman siyang sinusunod na rules or combination na para masabing Taglish na lang yung sinasabi mong. Basta you switch from English to Tagalog and then naintindihan nung kinakausap mo, I think that is good enough. Sa tingin mo, bakit parang nagiging mainstream or parang nagtitrend yung paggamit ng English dito sa Philippines? I think nagiging trend siya kasi first of all, maganda yung education natin. And also because we are colonized by Americans, so I think like magandang factor yun. At siguro influence din ng social media and siguro dahil nasa millennial age tayo. Actually, tayong mga Pilipinos, hindi lang naman Taglish yung ginagamit natin. May mga halo ding Spanish nga eh. Spanish word. Gumagamit din tayo ng mga Spanish word. Usually sinasabi nila, dapat English kung meaning. Mapapansin nyo. Di ba mayroon silang rule na dapat English lang, ganun-ganyan. Pero kapag ka nasa bahay, Pilipino magsalita mga magulang. So parang naguguluhan yung cognitive development natin. Kapag nag-English ka, parang mas mataas yung level mo kaysa sa doon sa hindi nag-English. Kasi if you would talk straight na Tagalog, parang hindi ganun ka up-to-date or modern. Marami tayong mga provinces and maraming ethnic groups. I think mga more than 100 language and dialects. Tama. Dami natin kasing mga dialects. Na to, bakit kaya hindi na lang mag-English na dare-diretso yung mga Pilipino kasi mag-Pilipino? Siguro mawawala yung sense of nationalism natin, yung identity natin. Well, it's sad because we're losing our Filipino language. But at the same time, it's not at all bad. Kasi advantage yun sa atin eh. Kasi we can go around to different kinds, to different countries and then we can communicate with them. Yun yung pagkakaiba natin sa ibang lugar. Para sa akin, kung hindi tayo mamumulat sa ganung issue, dalating yung panahon na mawawala yung pagsasalita natin ng Pilipino. Para sa akin, I don't think so na mawawala yung pagsasalita natin ng Pilipino. Pagsasalita ng Pilipino. Kasi, we hope you enjoyed watching. Naniniwala ko na nagtataglish tayo, pero yung totally mawawala yung Pilipino words natin. Hindi ako naniniwala. Future videos to see how English is impacting local languages. How common is English in your countries? Let us know in the comments. For more authentic insight into the latest news and cultural trends all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss. Thanks for watching and see you in the next. So, masasabi ko lang po, nakagawian na po natin kasing gamitin yung English na sinasamahan natin ng Tagalog. Inaamin ko, pati ako is gumagamit ako ng English. Pati din kayong mga manonood. Kasi, isang sample na lang. Pumunta na ka ba sa groceries? Ano ba yung English? Ano ba Tagalog ng groceries? O, diba? English word pa rin yun. Kahit papano. Kaya, hindi natin maiwasan na ginagamitan natin talaga. Kasi nga, mas, kumbaga, mas kampante tayo na hindi tayo gumagamit ng kumbaga mas komportable tayo na gumagamit din tayo ng may kasamang English sa ating pagsasalita. Kasi kung talagang gagamitin natin na Tagalog is kumbaga malalim na Tagalog po yun eh. Matatalinhagang salita na sinasabi nila. So, at least tayong mga Pilipino is very competitive po tayo. Kasi kung mapapansin nyo sa naganap na Miss Universe pageant is at least kung talagang pure tayo sumagot ng English, kinakaya natin na sumagot ng English without any interpreter or translator na nagsasalita pa. Kaya naging issue nga yun kay Miss Vietnam. Na yung translator nyo is mali naman yung pagkaka-explain niya sa explanation ni Miss Vietnam. So, it doesn't matter na kung gumagamit man tayo ng Taglish, as long as na pag may kausap tayong mga foreigner, tinatry natin yung best natin na makipag-communicate sa English. So, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Akala niyo tapos na.
kahit ko lang paglaglaawan kay amin tattao ita Ilocano kahit na naragsak kay na imbag nga barutawan tay amin.